akin na naman ang mga buwaya. At kung yung huling insidente sa bayan ng Balabac, napatay ang buwayang nakapatay ngayon, paggalag-gala pa rin daw. Dalawa! Taroy! Anino pa lang ng buwaya, nagkakandara pa na lahat. Grabe yung action. Bakit naman hindi? Gayong sa dulong bahagi ng Palawan, sa isla ng Balabac, makailang beses nang naiulat na marami ng inatake at pinatay ng buwaya. Pero may isang bayan sa Palawan kung saan ang tinatayang 30 pagalagalang mga buwaya, mababait daw. Ito ang bayan ng Rizal. Ang mga buwaya raw dito, madalas palangoy-langoy at nagbibilad lang sa pampang. Meron po pumasok na nagtingin sa gobyerno din po. Ang sabi po dito ay libo-libo po ang buwaya dito sa ilog ng Barangay Kanipaan. Kaya naman ang mga residente, kumpiyansa, walang katakot-takot na tumatawid at naliligo sa ilog. Pakiramdam nila, safe pa rin kahit may buwaya na, hindi po sila natatakot. Ang nakikita ko po yung iba, kahit may buwaya na mga layo na mga 50 meters, dyan pa rin sila naglakad sa tabi. Parang hindi nila iniiwasan o hindi nila iniisip na nangangagat yung buwaya. Hayop lang daw ang inaatake ng mga buwaya rito. Yung aso po patawid papunta doon sa kabila, yun po hinabol ng buwaya. Tahimik lang po yung buwaya, nagalangoy-langoy papunta sa aso. At bigla po na pinalo niya ganyan at nawala po yung aso. Kitang-kita ko po yun sa harap mismo ng bahay na. Pero hindi lang pala ahas ang nagpapalit ng kaliskis. Dahil nito lang Abril, habang kampanteng tumatawid ng ilog, ang magsasakang si Mang Arsad. Bigla na lang siyang sinakmal nang inakala niya'y mabuting kapitbahay. Isang buwaya. Ayun, yung bangka na tinawiran ko, may lang po mga labis-labis-labis, hindi pa maliit pa. Ito na yung pantalan namin, dumungo ka ako dyan. Pagbaba ako, dinangpot ko yung itak ko. Sana magbaba na ako, bidla niya ako sinunggaban. Naramdaman ko parang inihila niya ako palawat ganyan. Nagpahulog ako sa kabila. Dinanyan ko na ngayon, intiyan ko, naglakad ako, akala ko talaga, waratin intiyan ko. Nung nakawala si Mang Arsad, agad siyang umahon at humingi ng tulong. Dito po ako nakagat sa tiyan. Anin po ang nakagat magkabila, tatlo-tatlo. Natatakot din siya, kaya tanong takot mo, wala ka na magawat kasi wala iba matawiran ito. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanilang normal na pamumuhay. Tinitingnan muna namin, pinag-isipan muna, baka mamaya kung hulihin, mas mabulabog pa yung ibang kasama nila buhaya, mas lalong kung ba maging delikado sa amin dito. Abang tumatawid kami ng katulad ng bansa na yan, talagang takot kami at nagmamasid lang abang itong mga tawid. Takot na kami ngayon, may iwas na kami. Simula may nakagat, pag alimbawa kinakalangan namin ng bigas, tuwad ng mga gamot, maaga pa lang pumamili na kami ng mga gamit namin. Ang baka ng pamilya ni Jomar, inatake rin ng buwaya. Makalipas ang 2 linggo, sunod-sunod namang sinagpang ang kanilang mga kambing. Hanggang nito lang Webes, ang mga anak ni Jomar naligo sa ilog. Dito po ako sa baba, tapos sila dito naman sa kabila na paradahan magugas ng mga anak niya. Lumayo ang panganay na si Ali Ben sa kanyang mga kapatid. Ang hindi niya alam. Nagaligo kami. Sa kanya nagalaba. Nakatalikod ako. Ang paglingon ko, yun ay yung buwaya. Nagalangoy na. Nung nakita ito ni Jomar. Tinawag ko na si tatay. Pagtakbo na si tatay. Sinanggat niya yung buwaya na yan. Tindakma agad yung kamay niya. Kita ko yung itsura ng tatay ko. Hindi na siya nakaligtas. Nagyak na lang ako. Nagtakbo ako pagdating ko dyan. Dyan na yung uncle ko. Sabi niya sa akin, wala na yung asawa mo. Kinain na ng buwaya. Takbo na ako papunta doon. Mga anak ko nagayak na. Wala na po, nagayak na lang po kami. Asawa ko! Asawa na! Hinala ng asawa ni Jomar na si Anissa. Nagalit na po kasi siya po yung nagkakuha ng mga baka. Nakikita niya dyan sa ilog, yung mga kambing, siya po yung nagakuha. Baka nainis na yung buwaya sa kanya, siya na lang po kinain. Kinaumagahan si Jomar, isa ng bangkay.
Magdamag po kami naghanap hanggang maaga po. Hindi namin tinigil. Inano ko po yung dalawang kawayan po. Ginawid ko po yung isa. Sumama po. Lumabas na po yung bangkay. Nakita ko kasi yung ulo niya. Nakita ko po yung dugo. Lumabas po. Yung lumutong na po siya. Ang pangamba ng kanyang pamilya, baka pati sila balikan ng buhaya. Siyempre, ginahanap niya yung kinain niya. Ginahanap niya yan, pabalik-balik lang yan dyan. Gusto ko po mabigyan ka ng katarungan, pero kung bigyan po ng katarungan, baka kami pabalikan po ng buhaya. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, pwedeng hulihin ang isang buhaya sa mga sumusunod na kondisyon. Unang-una, dapat merong confirmed report ng human crocodile conflict, no. And second, yung size ng male crocodile, dapat 10 feet and above sukat nito. Dapat 1 kilometer away sa pinangyarihan ng insidente. Ika-apat, dapat meron siyang suitable habitat na dapat yung ilog siguro mga nasa 10 kilometers yung length, and yung panglima, the attack should occur outside of the breeding season. Considering na ngayon ay parte pa ng breeding season ng buhaya, doon pa lang sa limang requirement, yung isa kaagad ay hindi kaagad pumasok. Dapat din daw tandaan na mahalaga ang mga buhaya sa ating ecosystem. So yung crocodile natin, sila yung isang malaking animals na kayang mag-araro ng ating ecosystem, yung riverbeds. Halintulad dyan ng mga baka dito sa basakan, sila naman yung nagbabaliktad ng mga nutrients sa ilalim ng tubig. So pagbaliktad nila, sa proseso ng pagbaliktad ng nutrients, nagkakaroon ng mga plankton. At yung mga plankton na yon ay kakainin ng mga maliliit na isda, yung anak ng mga isda. So pagproseso ng malaki na yung mga isda na yon ay pagkain ng tao. Kaya ang mga produkto ng buhaya sa paggalaw niya sa ilog ay para sa tao lahat. Pero ang mga taga Rizal, wala raw balak ipahuli ang umatake sa kanilang buhaya. Hindi rin po, kasi hindi po yan pwede ngawain yung buhaya. Kasi malakas daw yan sa kanya kapangyarihan. Kung doon ka sa ilog, kung gusto niya ikaw kuhain, eh na po, kainin ka na. Kaya po hindi po ako nagagalit sa buhaya. Kasing dayo ito sa kanila. Natagal na rin, wala nangyayari dito na ginakain na tao. Dito lang po sa kanipan, wala pa. Ngayon lang. Kung dayo daw po, matapang. Mas nagiging agresibo raw ang mga ito tuwing breeding season. Sa breeding season, katulad din ng ibang itmang mga hayop, pinoproteksyonan din nila yung kanilang gawain habang nagpaparami sila. Kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o ang MDRRMO ng Rizal, nilibot ng aming team ang Canipaan River. Walang kahit na anong bakas ng buhaya. Habang naghihintay sa tulay kung saan inatake si Jomar, nagpalipad ng drone ang aming team para ma-videohan ang lawak ng ilog, at nagulat sila sa kanilang nakita. Isang buhaya. Ito nga kaya ang sumakmal kay Jomar. Itong buhaya na ito ay isang adult crocodile na kung yun ang buhaya ay mas malaki, sobra sa 10 talampakan, ay may kapasidad siyang tanggalan ng isang parte yung rain. Sa paglilibot ng aming team sa Canipaan River sa bayan ng Rizal sa Palawan, nagpalipad sila ng drone at ito ang kanilang na-videohan. Isang buhaya. Tinatayang 2 meters ang haba. Palangoy-langoy kung saan natagpuan ang bangkay ng magsasakang si Jomar. Pero nung nilapitan ito ng drone, bigla itong lumubog. Behavior ng crocodile na gustong umatake. Lalabas niya yung ulo niya, usually ng ganyan, di ba? Nandito yung mata, nandito yung uso, para tingnan, hanapin yung prey niya. Pag nakita niya na, papakita niya yung buong katawan niya hanggang doon sa buntot. Sinasabi niya, ako yung may-ari ng lugar na to at kaya kitang kunin. So ang maaari mo na lang gawin ay mas mabilis na umalis sa tubig dahil mas mabilis ang buhaya sa tubig kaysa sa lupa. Kinabukasan, malapit sa Pampang, may namataan din ang aming team na hindi hamak na mas malaking buhaya. Tinatayang nasa 10 to 11 feet ang haba. Tahimik itong natutulog. Tulog yan, tulog. Ay, nakabuka kaya tayo ulo. Tahimik lang po tayo. Tahimik lang po tayo. Dyan sa may kahoy, maghawak ka. Hawak ka dyan. Pero bigla itong nagising.
nakuha ng aming team, ipinakita kay Anisa, ang asawa ni Jomar, para matukoy niya kung isa nga ba sa mga ito ang umatake sa kanyang mister. Malaki po itong buhay na ito. Mukhang umatake. Parang hindi po. Bakit po? Kasi parang dilaw po siya yung umatake sa asawa ko. Parang itim po. Mas malaki po ba dyan o maliit pa yan? Malaki po yun. Parang mauli na yung buhay na yan. Bago wala na agad mamatay ka sana. Sinisama mo si tatay. Sa pamilya ng biktima, ito mayroong pong mga programa ang gobyerno na maitutulong para sa inyong livelihood at na maiwasan natin yung palagi ang paggamit ng ilog. Ang barangay captain nagbigay babala sa mga residente. Mag-ingat po tayo, mga anak nyo, apo nyo, palalanan nyo po na huwag na po pumunta sa ilog lalo na kung gabi kasi marami pong buhaya. Tapos na nga ba ang panahon ng pananahimik ng mga buhaya dito sa bayan ng Rizal? Katulad ng nangyayari sa iba pang mga bayan sa dulong bahagi ng Palawan. Hindi na nga ba pwedeng mamuhay na magkasama ang mga tao at ang mga buhaya?